Samahan ito na ang PTV Balita Ngayon. Tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri na on track ang pagpasa sa mahigit 5 trillion pesos sa national budget sa 2023. Ayon sa Senador, target tapusin ng Senado sa susunod na linggo ang mga committee hearing upang maisalang sa plenary debates ang panukalang pambansang pondo pagsapit ng Nobyembre. Agad niya itong susundan ang bicameral conference sa unang linggo ng Desyembre bago maisumite at malagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Titiyakin niya ng dalawang kapulungan na nakapaloob sa maipapasang national budget ang mga programa na may kinalaman sa economic recovery at revenue collection. Matatandaan nitong September 28 na ipasa na ng Kongreso ang kanilang bersyon ng proposed national budget sa 2023. Samantala, may person of interest na ang National Capital Region Police Office sa likod ng pamamarina sa radio broadcaster na si Percy Lapid. Humingi tayo ng update, may report si Noel Talagay. Live, Noel. Naomi, katatapos lang ang isinagawang press conference ng National Capital Region Police Office o NCRPO kaugnay sa update sa pagpaslang sa veteranong mamuhayag na si Percy Lapid, at dumalo rin dito ang DILG Secretary na si Secretary Benhor Abalos. Sa isinagawang press briefing, kinumpirma ng NCRPO na may person of interest na sila sa isang suspect o sa gunman matapos lumabas ang kanilang digital enhanced copy o larawan ng suspect mula sa manakuhang kopya ng CCTV footages at dashcam sa sasakyan ng biktima. Ayon kay DILG Secretary Benhor Abalos Jr., ipapakalat nila ang nasabing digital enhanced copy ng suspect na may kasamang contact number ng PNP. Dito, pwedeng tawagan ng publiko kung sa sakaling makilala nila at malaman ang kinaroroonan ng suspect. Nasa 1.5 million pesos na ang reward money na ipinatong sa pagkahuli ng suspect. At papalakasin na rin nila ang ng NCRPO ang kanilang upland sita at checkpoint sa mga motorista at mga sasakyan, lalo na kung wala itong plaka. Naomi, nakiusap rin na si DILG Secretary Benhor Abalos Jr. doon sa pamilya at sa suspect na sumuko na ito sa mga otoridad para na rin sa kaligtasan, dahil ayon kay Abalos, baka balikan siya ng taong nag-utos na kanya, sa kanya na paslangin ang mamahayag. Naomi? Maraming salamat, Noel Talakay. Samantala, nagpaalala ang Department of Health sa publiko na magsuot ng face mask kung pupunta sa mga sementeryo ngayong undas. Paliwanag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, bagamat outdoor event ang undas, kailangan pa rin magsuot ng face mask upang makaiwas sa COVID-19. Ayon kay Vergere, maraming tao sa sementeryo kaya't malaki ang panganib na kakalat ang virus. Una nang niluwagan ng pamahalaan ang pagsusuot ng face mask sa mga outdoor area. Gayunman, kailangan pa rin magsuot ng face mask sa loob ng public at private establishments, kabilang na sa mga pampublikong sasakyan. Samantala, alamin natin ang mga balita mula kay Ala Sunduan ng PTV Cordillera. Diriyada ang mabakunaan kontra COVID-19. Iti bakunahang bayan pinaslakas special COVID-19 vaccination days. Manipod September 27 aging October 2, agrup siyam agasutla ang tinabakunaan. Kinuna ni Mayor Romeo Salda ang lupay ng ijaya dahil ti raffle draw, masitla ta, tinagbabakuna ko ng runa iti booster shot. May saysayang katdalat ta iti COVID-19 vaccination ng runa kadagiti senior citizens. Ipayan iti face mask, vitamins, kan alcohol, dagiti amin ang nabakunaan. Agturturong dagiti kamang ti Municipal Health Services Office kadagiti barangays tapong mga ipatumpal ti COVID-19 vaccination. Iti sabali at damag na tiliw ti limang agkakapamilya nga operator ti drug den iti Cabinet Hill Teachers Camp Baguio City. Ang isang chat iti search warrant dagiti kamang ti Philippine Drug Enforcement Agency ken Baguio City Police Office pakdal. Dwalaang na individual ti target iti operasyon ngam nairaman ang natiliw ti talupay ang maata pakalkal pasta ang nagpat session. Naala kadakwada ti 95 agramo ti maata pa shabu kan 95 ti maata nga ecstasy tablet. Agatad na ito iti 119,000 pesos. May basar iti intelligence report, may isa kadag iti high value target ti kartaduar laang iti pagbaludan kapumutlang iti kaso na iti illegal at droga
ngem nagsublimanen ti illegal nga aktibidad. Tumango dagiti suspect iti kaso apan naglabsing iti RA 9165 wenno Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kabiyatan na idalwan dagiti opisyal ti National Disaster Risk Reduction and Management Council ken Department of Social Welfare and Development ti ceremonial turnover ken inauguration ti interagency warehouse iti Tabuk City, Kalinga, Itanga, Aldaw. May tunos na ito iti Tarigaga ni President Ferdinand Marcos Jr. amadan iti warehouse karagiti na dumaduma ang lugar para iti napartak a disaster response. 25 million pesos tinabusbus para iti panakipatakder ti regional warehouse ken logistics hub. Maramat ti pasilidad para iti prepositioning ti food ken non-food items iti probinsya iti panawen ti kalamidad. Naglaon ti warehouse karagiti na dumaduma a kagawaan ti Office of Civil Defense food packs ni DSWD ken da dumapat. Dagita ti damdamag manipod iti PTV Cordillera, siak ni Alasungduan. Balik sa'yo, Naomi. Maraming salamat, Alasungduan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.